Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, ang gagawin natin ay lechon liempo. So this is a variation ng ginawa natin na lechon kawali kasi kagaya nga ng sinabi ko, medyo delikado magluto ng lechon kawali kasi pumipisik siya talaga at maaari na kayo ay mapaso ng mainit na mantika. Ang mga ingredients na kailangan natin for our lechon liempo ay this is less than a kilo of pork liempo. So dito po sa Amerika, medyo maganda yung nabibili na liempo kasi hindi masyadong makakapal yung mga taba. Ngayon, pag bumili kayo nito, ang piliin ninyo is yung buubo o yung slabs. Kailangan din natin ng datu puti soy sauce, a few drops of Knorr or Maggi liquid seasoning, a little bit of salt. This is vetchin or MSG. So this is one of the few times na makikita ninyo ako nagagamit ng vetchin sa pagluluto. Kasi sa totoo lang, hindi ako gumagamit masyado nito. So para sa sauce naman natin, ang kailangan natin ay Mang Tomas all-purpose sauce. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for our lechon liempo. So itong ating recipe for today ay napakasimpleng gawin. And this is probably one of the easiest na gagawin natin dito sa Pinay Cooking Lessons. So ito na yung ating pork liempo. So nahugasan na siya and then na-dry na natin. Ngayon, kung may excess siya na hair sa likod, tanggalin nyo na lang. So, una natin gagawin, bali, is lalagyan natin ito ng toyo. So, irarub natin yung toyo all over the liempo. So, I'm using about a tablespoon of toyo dito. So, yung toyo kasi nakakapag-add ng color dito sa ating lechon. So, much like kapag ka gumagawa ng whole roasted pig o yung buong lechon, pinapahilan din ng toyo yung balat nun para pumula. So, gagawin din natin ito dun sa isa pang slab ng liempo. Ang next natin gagawin is lalagyan natin ito ng a few drops ng Maggi sabor. So, irarub lang din natin ulit doon sa ating liempo. Next is lalagyan natin ito ng kaunting salt. So, kaunti lang para lang hindi magkalasa. At kaunting vetchin din. So itong ating pork liempo, hahayaan muna natin na mag-sit doon sa ating marinade para medyo pumasok ng kaunti doon sa loob ng ating pork yung lasa ng ating pinagbabaran. So, babalikan natin. So, it's almost dinner time at ready na tayo lutuin yung ating lechon liempo. So, it's been sitting dun sa ating marinade for a while at ready na tayo na lutuin ito ngayon. So, kailangan i-preheat muna natin yung ating oven. Isaset natin sa bake. And then, iset natin yung temperature to 375 degrees. So, ito na ngayon yung ating liempo na iro-roast. So, na-marinate na to for a while at ready na tayo i-bake. So, dito ko siya ngayon i-bake. Kung makikita ninyo, magkapatong siya. So, yung nasa taas is a rack na may butas-butas at tamang-tama ito para yung excess oil na galing doon sa liempo natin ay magdi-drip papunta dun sa ilalim. Preheated na tong ating oven at pwede na nating ilagay yung ating lechon liempo. So, ilalagay lang natin sa middle rack. Yung cooking time ito, bali, will depend on how big yung slab ng liempo na gagamitin nyo for this recipe. So, from time to time, i-check natin ito para makita natin kung ano na ba ang itsura ng ating niluluto. Balikan natin. So, our lechon liempo has been roasting in the oven for 35 minutes now. Check muna natin. So, it's slowly roasting. Ngayon, baliktarin muna natin. So, yung skin side naman ang ilagay natin sa ibabaw. Sara muna natin. Iwan muna natin ito ulit at babalikan natin ulit maya-maya. So it's been 1 hour and 40 minutes na nasa oven yung ating lechon. So check muna natin. Luto na yung
ating lechon liempo. So, pwede na natin to actually na alisin dito sa ating oven. Ngayon ako kasi, ang gusto kong ginagawa dito is pinalulutong ko ng todo yung balat or ginagawa kong parang chicharon. So, to do that, ang gagawin natin dito is ililipat muna natin ito sa lower rack ng ating oven. And then once na i-lower na natin siya or nailagay na natin siya sa lower level ng ating oven, i-off natin bali itong oven at ilalagay natin from bake to broil. So mula dun sa setting natin na bake, papatayin muna natin itong ating oven. And then isa-set natin sa broil. So doon sa broil natin, ilalagay natin ito on high. So, naka-high na siya. So, hindi natin bali isasara yung door ng ating oven. Hahayaan lang natin ito na nakabukas dahil ang setting ng ating oven is broil and then naka-high siya. Madali kasing masunog yung balat ng liempo kung isasara natin yung oven. So, kailangan bantayan natin to. Yan. So, kung makikita ninyo, nagsisimula na siyang magkaroon ng blisters. So, kailangan babantayan ninyo kasi madali itong masunog. So, kung nakikita ninyo, nagpa-puff up yung balat ng ating lechon. Yan. So, pwede na nating patayin yung apoy ngayon. So, ito na yung ating lechon. Hayaan muna natin ito bali na mag-rest for about 10 minutes bago natin ito i-chop. And this is how we're going to serve our lechon liempo. So, after natin iparest sandali, chinap natin into serving pieces, and then nilagyan natin ng Mang Tomas all-purpose salsa sa gilid niya. So, tamang-tama ito kasama ng rice. So, kagaya po dito sa Oregon, madalang po yung nagtitinda ng lechon at napakamahal. So, by doing this, nakakapagluto ako ng lechon kahit sa bahay lang namin anytime na gusto ko. So, sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po itry nyo itong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.